Tungkol sa mga bulaang propeta, ito ang pahayag ni Jeremias, "Halos madurog ang puso ko, nanginginig ang aking buong katawan, para akong isang lasing, na nasobrahan sa alak, dahil sa matinding takot kay Yahweh at sa kanyang mga banal na salita." Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, "Isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy." Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga Hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng Kanyang Anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayon kayo'y mga tagapagmana niya. Ang tinanggap natin ay hindi ang Espiritu ng Sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata, o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Hindi ba niyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya. Sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ang Espiritu, dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, at hindi niyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais niyong gawin. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin, o kung paano kayo magsasalita, sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sa lahat ng iyong gawain siya ay alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao, ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit isang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos,
at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkakalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala, sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkakalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito, at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa, ayon sa kanyang ipinasya. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una ay ganoon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon ay hindi na. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay.